Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Narito ang latest update sa kalagayan ngayon ni Joe Rivero, ang asawa ng actor na si Andrew Shimmer. Nakakalungkot ang balitang ipinamahagi ni Andrew Shimmer kamakailan lang. Nagpamahagi ng latest update ang actor at model na si Andrew Shimmer patungkol sa kasalukuyang kalagayan na ngayon ng kanyang pinakamamahal na asawang si Joe Rivero nitong araw ng Huwebes, November 10, 2022. Sa kanyang ipinamahaging video, sinabi niya na nasa ICU pa rin si Joe Rivero. Supposedly yesterday, lilipat na daw sana siya sa regular room. Ngunit hindi daw umano natuloy ang paglipat niya ng room dahil nawawala-wala ang kanyang self-breathing na supposedly okay na. Muling humiling si Andrew Shimmer sa mga netizens na sumusubaybay sa kalagayan ni Joe Rivero na huwag magsawa at mapagod na ipagdasal ang kanyang pinakamamahal na asawa. Humingi rin ng sorry si Andrew Shimmer sa mga netizens na sumusubaybay na tila naiirita sa kanya dahil masyado daw siyang nagiging emosyonal. Anya, guys, I'm sorry I cannot control those emotions sometimes. It's just bursting out. Pag mahal niyo yung taong lumalaban, pag meron kayong mahal sa buhay na ipinaglalaban ang buhay niya, I know you'll understand me. Please mga kapatid, bear with me. Tulungan niyo akong magdasal. She needs a lot of prayer. Sinabi rin ni Andrew Shimmer na nawala na ang pamamanas ni Joe Rivero. Ngunit ang binabante nila ngayon ay ang kanyang self-breathing. Dahil nawala daw ito kagabi ng Miyerkules, November 9, 2022 sa St. Luke's Medical Center. Kaya daw nakadepende uli ito sa kanyang air ventilator. Narito ang buong pahayag ni Andrew Shimmer. Guys, update ko lang kayo. Pasensya na, hindi ako masyado makakapag-update lately gawa ng sobrang busy talaga. Sobrang dami ng inaasikaso namin. Anyway, andito ako ngayon sa kanya sa ICU. Supposedly, yesterday, dapat lilipat na siya ng regular room. Kaso, nakaantabay muna ulit yung kanyang paglipat sa regular room kasi medyo under observation siya ulit ngayon. Kasi since last night, parang medyo nawawala-wala yung kanyang self-breathing na supposedly okay na. So today, medyo under observation ulit siya kaya I need your prayers again, guys. She needs God every day in her life. Sana mga kapatid, huwag kayong magsawa. Huwag kayong mapagod. Samahan ako magdasal. Sa mga ibang kapatid natin na nai-irritate minsan sa akin dahil masyado daw ako may emotional. Guys, I'm sorry. Cannot control those emotions sometimes. It's just bursting out for me. Pag mahal niya yung taong lumalaban, pag mayroon kayong mahal sa buhay na ipinaglalaban ng buhay na, I know you will understand me. So, anyway, please, mga kapatid, bear with me. Tulungan niyo pa ako magdasal. She needs a lot of prayer. Ito siya, papakita ko sa inyo. Ang pinaka-good news naman, guys, nawala na yung kanyang pamamanas. Umokay na. So, ang pinaka-binabantayan lang natin ngayon is yun nga. Medyo nawala yung kanyang self-breathing last night. So, 100% nakadepende ulit tayo sa kanyang air ventilator. So, ito siya ngayon. Yes, papakita ko siya sa inyo. Kasalukuyan silang nagsasakso.
Diba? Wala na yung pamamanas niya, guys. Okay na yung itsura niya ulit. All glory to God, of course. Hindi siya pinababayaan talaga ng Panginoon. Hindi talaga ako tumitigil sa pagdadasal. Talagang minuminuto, kinukulit ko ang langit. So mga kapatid, please, sana huwag kayong magsawang samahan ako magdasal. Sana huwag kayong magsawang ipagdasal siya. Nakikita ng Panginoon lahat ng effort natin. Hindi sila, hindi bulag ang langit. Alam niya ang laman ng puso natin. Kaya naniniwala ako, up until now, hanggang ngayon, buong-buo ang faith ko, hindi sa pagbabayaan ng Panginoon. Naniniwala ako, walang bilhin siya ng tao sa pagbabayaan. Dahil mabuting tao itong asama ko, mga kapatid. Napakabuting tao niyan. Kaya naniniwala ako na hindi siya mababayaan na langit. So ayan, kasalukuyan tayong nag-oral care ngayon. Nililinis natin yung kanyang loob ng bibig para syempre maiwasan natin yung mga build-up ng bacteria kahit siya ay under very, very, very deep sleep. So ayun lang mga kapatid. I will keep you posted every now and then. Guys, pasensya na kung hindi ako masyado nakakapag-update. Dahil tulad nga ng sinabi ko kanina, sobrang dami talaga ng ginagawa. At saka, most of the time, pag may mga procedure na ginagawa sa kanya, hindi ako pwedeng magpasok ng cellphone dito sa ICU. Bawal talaga. So, syempre, kailangan nating sumunod. Ha? So, guys, bear with me, please. Thank you very much, mga kapatid. Hindi ko napatatagalin kasi magiging emotional na naman ako. I'm sorry. I'm so sorry. Anyway, thank you. Thank you. Mahal namin kayong lahat. Kasi lahat kayo naging mabuti sa amin. Thank you. Thank you, guys. Love na love. We can win this. Kapit lang tayo. Kaya natin to. Kaya natin to. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.